Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring makagaling sa ilan ngunit sa iba naman ay hindi. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment. At pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Maraming salamat po. Anemia, sanhi at sintomas kung bakit nagkakaroon ng sakit na ito. Ang anemia ay ang pagkakaroon ng mas mababang bilang ng mga hemoglobin o red blood cell kaysa sa normal. Ang hemoglobin ay ang proteinang matatagpuan sa red blood cell, samantalang ang red blood cell ay ang kulay pulang uri ng dugo na nagdadala ng oxygen at nutrition sa iba't ibang mga bahagi ng katawan. Mapapansing maputla at madalas na nanghihina ang isang taong anemic. Ito ay dahil sa hindi nakakatanggap ang katawan ng sapat na oxygen. Bukod sa mga ito, maaari ding makaranas ang pasyente ng pagkahilo, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, mabilis na pagtibok ng puso, pananakit ng dibdib, pamimintig ng mga tenga, at pagkakaroon ng malalamig na mga kamay at paa. Iba't iba ang mga sanhi ng anemia. Maaring ito ay dulot ng pagkawala ng labis na dugo o kaya naman ay hindi nakagagawa ang katawan ng sapat na dami ng mga red blood cell. Dagdag dito, may mga pagkakataon din na sinisira ng mismong immune system ng katawan ang mga red blood cell kaya ang mga ito ay kumukonti. Ang pagluna sa anemia ay batay sa uri, sanhi at tindi ng kondisyon. Subalit kadalasan, ang pasyente ay maaaring bigyan ng doktor ng mga gamot upang tumaas ang bilang ng kanyang mga red blood cell. Maaari ding salina ng dugo ang pasyente kapag malubha na ang kondisyon. Bukod sa mga dabanggit, maaari ding payuhan ng doktor ang pasyente na sumailalim sa espesyal na dieta upang gumaling mula sa kondisyong ito. Nagkakaroon ng anemia kapag ang dugo ay nagkulang sa red blood cell. Maaring ang mga sanhi nito ay ang mga sumusunod. Anemia na dulot ng labis na pagdurugo. Pagkakaroon ng mga kondisyon na nagdudulot ng pagdurugo gaya ng ulcer, almoranas, cancer at gastritis. Paggamit ng mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo gaya ng aspirin, ibuprofen at iba pang uri ng non-steroidal anti-inflammatory drug, pagkakaroon ng malakas na regla. Anemia na dulot ng hindi maayos na paggawa ng katawan ng mga red blood cell, mga kondisyong nakakaapekto sa bone marrow gaya ng leukemia, iba't ibang mga uri ng anemia gaya ng sickle cell anemia, iron deficiency anemia, vitamin deficiency anemia at iba pa. Anemia na dulot ng pagkasira ng mga red blood cell. Pagkakaroon ng autoimmune disorder kung saan ay sinisira ng mismong immune system ng katawan ang mga red blood cell. Pagkakaroon ng mga infection, labis na paggamit ng mga antibiotic, pagkakaroon ng lubhang mataas na alta presyon, pagsasailalim sa mga operasyon sa puso, pagkalaso ng dugo, dahil sa pagpalya ng mga bato, atay at pali, pagkakaroon ng mga clotting disorder. Bagamat ang anemia ay mayroong iba't ibang mga uri at sanhi, ang mga sintomas nito ay halos magkakatulad. Masasabing anemic ang isang tao kung siya ay nakararanas ng mga sumusunod. Pamumutla o maaari ding bahagyang paninilaw ng balat, mabilis na pagkapagod, panghihina ng katawan,
pagkahilo, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, mabilis na pagtibok ng puso, pananakit ng dibdib, pamimintig ng mga tenga, at pagkakaroon ng malalamig na mga kamay at paa. Ang mga sintomas na nabanggit ay hindi lamang natatanging nakikita sa anemia. Maaari ding makaranas ng mga sintomas na ito kapag ang pasyente ay may ibang kondisyon gaya ng sakit sa puso, baga at iba pa. Kaya naman, upang makasiguro sa anemic ang isang tao, kailangan niyang magpasuri ng dugo. Ang bawat tao ay maaaring maging anemic, subalit mas tataas ang posibilidad na magkaroon ng kondisyong ito nang dahil sa mga sumusunod. Pagiging bata, ipinanganak na kulang sa buwan, pagkamana ng kondisyon sa pamilya, pagkakaroon ng malakas na regla, pagbubuntis at panganganak, pagkakaroon ng diet na mababasa sa bitamina, mineral at iron, pagiging vegetarian, pagsasailalim sa mga operasyon, pagkakaroon ng sugat o injury, pagkakaroon ng mga pangmatagalang sakit gaya ng diabetes, AIDS, sakit sa bato, cancer, pagpalya ng puso, sakit sa atay, rayuma, at iba pa, at pagkakaroon ng mga intestinal disorder. Madalas na maaapektuhan ng anemia ay ang mga batang nasa edad na 1 hanggang 2 taong gulang sapagkat sila ay pihikan pa sa kanilang mga kinakain. Ang karamihan naman sa mga nabanggit ay maaaring magdulot ng labis na pagdurugo sa isang tao, kaya naman mas tataas din ang kanilang posibilidad na magkaroon ng anemia. Kung hindi malulunasan ang anemia, maaari ito magresulta ng mga sumusunod na komplikasyon. Matinding pagkapagod na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay, kumbuntis, maaaring manganak ng kulang sa buwan, pagkakaroon ng mga sakit sa puso. Bukod sa mga nabanggit, maaari ding magdulot ng panganib sa buhay ang anemia na hindi nagagamot, lalo na kung ito ay ang mga namamanang uri gaya ng sickle cell anemia. Ang mga ibang uri ng anemia, lalo na ang uring namamana, ay hindi naiiwasan. Subalit maaari namang makaiwas sa ibang mga uri nito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron, folate, vitamin B12 at vitamin C. Karaniwang matatagpuan ang mga mineral at bitaminang ito sa mga mapupulang karne, mani, mabeberde, madadahon, at mabutong gulay at makukulay at maaasim na prutas. Kung bibili ng mga cereal at tinapay, mas makabubuti ng bumili ng mga produktong iron fortified. Uminom ng mga supplement lalo na kung ang isang vegetarian, sapagkat maaaring hindi sapat ang mga mineral at bitamina na nakukuha sa pagkain ng mga gulay lamang. Bawasan ang pag-inom ng mga inumin may caffeine gaya ng tsaa at kape, sapagkat ang mga ito ay nakakaapekto sa pagproseso ng iron sa katawan. Kung buntis, siguraduhin uminom ng mga iniresetang vitamin at supplement ng doktor. Ugaliin ding kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sugat o injury, magsuot ng mga protective gear, lalo na kung nagtatrabaho sa mga mapapanganib na lugar gaya ng minahan, construction site at iba pa. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video upload ng Halamang Gamot Channel.